Nais ko po munang batiin kayo ng magandang umaga, Kabanong. Ganon rin po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa channel ninyo. At sa ngayon po, ay isa na ako sa magbabahagi sa inyo ng aking kwento. Bago ko po islaysay lahat, ay ikubli niyo po muna ako sa pangalang hari. Karanasan po namin ito tungkol sa aswang, kasama po ang aking Kuya Rexel at ang asawa nitong si Ate Liza. Nang mga panahon po kasi noon, ay lapitin ng aswang ang aking si Ate Liza. Kakalipat pa lamang po namin noon sa bagong bahay namin. Nang mga panahong yun, buntis po ang asawa ng aking kuya. Hindi maiwasan noon na gabi-gabi kaming nakakarinig ng iba't ibang ingay sa aming paligid. Mayroong parang kumakalusko sa aming bubungan. Minsan naman ay ang huni ng tiktik o kaya ay wakwak na pabalik-balik na may mga pag-alulong na mga aso na hindi ko mawari kung ano ang dahilan. Sabi pa noon ng aking kuya sa akin, kapag ganun daw ay may mga nakikita ang mga ito na hindi naman nakikita ng mga tao. Kadalasan, kapag ganoon ay hindi na ako nakakatulog. Maliban kasi sa ingay ng paligid, ay natatakot rin ako para kay Ate Liza at sa magiging anak nila ng aking kuya. Ayon kasi sa mga ito, ay hinahabol-habol daw ng mga aswang ang sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Mabango raw kasi yon para sa kanila. At sanggol raw kasi ang kadalasan nilang binibiktima. Kwento lang din ng mga matatanda noon sa amin. Isang gabi noon, nagpapahinga na kami ni na kuya. Labis kasi ang nararamdaman naming pagod noon. Nagakot kasi kami ng mga kagamitan na ipapadala namin sa aming tiyahin. Ang mga naiwan pa namin nun sa bahay nila na kung saan kami nakatira bago kami makalipat. Dahil tatlo lang kami sa bahay noon, ay agad kaming nagtipon. May mga hawak na rin kami mga panangga na maaari namin gawing panglaban noon sa kung ano man ang nasa aming paligid. Bigla na lamang kasi noong umingay ang aming bubungan, may mga kung anong yabag pa kaming naririnig ng aking kuya at ate. Kasabay ng mga pagyabag sa aming bubungan ay ang paghuni pa ng wakwak. May mga aso rin noon na walang tigil sa pag-ungol. Subalit, sa gitna ng mga pag-ungol ng mga aso, ay nakarinig kami ng pagtahol. Nagkatinginan pa kami noon ng aking kapatid dahil tila ba napakalapit lamang ng pagtahol na yon. Sa pagkakatansya namin, ay tila ba parang nasa ilang hakbang lamang mula sa aming pintuan. Ang labis pa naming ipinagtataka ay tila ba hindi ordinaryong aso ang nagmamay-ari ng tahol na yon. Kakaiba kasi ang aming pakiramdam. Parang ang pagtahol na yon ay nakakatindig ng balahibo. Ibang-iba ito sa tahol ng ibang aso. Hindi rin namin maipaliwanag. Dahil sa kuriosidad ng mga oras na yon, ay napahakbang ako papunta sa aming bintana. Kahit pa nakakaramdam ako noon ng kaba, ay hindi ko napigilan ang aking sarili na alamin ang kung anuman ang nasa labas ng aming bahay. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pakiramdam na may kung ano nga ang naroroon. Ilang hakbang na lamang noon ay mararating ko na ang aming bintana. Hari, huwag mo nang ituloy na silipin ang bintana. Baka sa tinig noon ng aking kuya ang pagkaseryoso. Napalingon pa ako rito ng nakakunot ang noo. Nagtataka kasi ako kung bakit ayaw ako nitong palapitin pa sa bintana. Nais ko rin kasing malaman kung ano talaga ang tumatawal sa labas ng aming bahay. Ilang sandali pa ako noong natigil sa paglalakad. Nakatayo lamang ako noon. Hindi ko na naipagpatuloy pa ang aking planong paglapit sa aming bintana. Unti-unti na rin kasing humupa ang pag-ingay sa aming paligid. Nang tuluyan ang mawala, ay agad akong napatakbo sa aming bintana. Napatitig pa ako sa labas ng aming bahay. Hindi ko man noon naabutan ng buo ang aking nakita. Subalit, sigurado kong nakakita ako ng buntot ng hindi ordinaryong aso. Malaki kasi ito at may nakasabit pa ng kung ano
na hindi ko naman maaninag ng malinaw dahil paalis na ito. Nang mawala na ito sa aking paningin, ay agad akong bumalik sa pwesto ni na kuya. Tinanong naman ako nito kung anong aking nakita sa labas ng aming bahay. Napailing na lamang ako bilang tugon sa tanong nila. Ilang minuto rin ang nakalipas noon, wala na kaming naririnig na pagyabag sa aming bubungan at paghuni ng wakwak. Maging ang mga pag-alulong ng mga aso sa aming paligid ay hindi na rin naririnig. Wala na rin kaming naririnig na pagtahol. Nagmatsyag pa kami noon sa aming paligid. Nang masiguro naming wala na talaga kaming naririnig na kung ano-ano, ay nagpasya kami ni na kuya na pumasok na lamang sa aming mga silid. Mga bandang alas 10 na ng gabi noon, akmang maglalakad na sana kami noon pabalik sa kanya-kanyang silid, bigla na lamang may parang nahulog sa bubungan namin. Akala namin noon ay pusa lamang, kung kaya hindi na namin pinansin pa. Nakampante kami na wala na ang kung anumang nilalang na nasa bubungan namin. Wala na kasi yung mga pagyabag, kung kaya naisip namin na baka pusa na lamang talaga yon. Wala na rin kasi kaming naririnig pang ingay na mga oras na yon. Maging ang pag-alulong ng mga aso sa aming paligid ay wala na rin kaming naririnig pa. Sa pag-aakala naming ganun nga, ay nabigo kami tulad ng nangyari na mga ilang minuto pa lamang ang nakakalipas noon. Nagsimula na naman ang mga pag-iingay. Subalit sa pagkakataong yun, ay napapasigaw na ang aking Ate Liza. Hawak-hawak pa nito ang kanyang tiyan habang namimilipit sa sakit. Labis naman ang pag-aalala namin noon ni Kuya sa kanya, lalong-lalo na sa magiging anak nila. Inalalayan pa namin noon na maupo si Ate Liza sa aming silya. Hindi pa rin ito tumitigil sa pagsigaw dahil sa tuwing maglalakad ito ay nadadagdagan raw ang sakit na kanyang nararamdaman. Wala na kaming nagawa pa ni Kuya kung hindi ang buhatin na lamang ito. Nang mga oras na yon ay wala nang tigil ang mga pag-ingay sa aming paligid. Hindi na namin alam pa ni Kuya ang aming gagawin noon. Hindi na rin napigilan pa ni Kuya na magmura ng mga oras na yon. Marahil ay halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Takot, pag-aalala, at galit dahil na rin sa mga nangyayari sa amin ng gabing yon. Yun din ang unang beses na makita kong naging ganon ang aking kuya. Tila ba hindi nito makontrol ang sarili niya? Panay ang pagmumura nito. Huwag ang anak namin! Mapapatay ko kayo! Paulit-ulit pa niyang wika ng mga oras na yon. Hindi pa rin kasi humuhupa ang sakit na nararamdaman ng aking Ate Liza ng mga oras na yon. Hindi na napigilan ng kuya ang kanyang sarili. Hari, bantay mong yung Ate Liza, ha? Saad nito sa akin. Hindi na ako nakapagtanong pa kung saan ito pupunta dahil naglakad niya ito matapos sabihin niya sa akin yun. Lumabas ito sa aming pinto at agad naman itong isinara. Binantayan ko na lamang ang aking Ate Liza. Hindi ko inalis ang itak at asin sa aming tabi. Dala kasi ni Kuya noon ang buntot ng pagi palabas ng aming bahay. Mula sa labas ng aming bahay, dinig ko ang pagmumura ng aking kuya. Nagsimula na rin ang ingay na tila ba may humahampas sa aming bahay. Marahil ay si Kuya yon na pinaghahampas ang buntot ng pagi sa paligid ng aming bahay. Maging ang aming bubungan ay inabot marahil nito ng paghampas. Imbis na tumigil ang ingay, ay mas umingay pa ang paligid. Marahil ay tinatakot nito ang aking kuya. Sa mga oras na yon, mas nagiging agresibo ang paghuni ng mga tiktik sa paligid. Kung sino man kayo, ay tigilan nyo na kami! Wala kaming ginagawang masama sa inyo, kaya huwag nyo kaming pakialaman! Wika ni Kuya habang walang tigil pa rin sa paghampas ng buntot pagi sa labas ng aming bahay. Hindi ko naman alam ang aking gagawin noon. Naaawa na ako sa aking kapatid, maging sa aking Ate Liza na wala pa rin tigil sa paginda sa sakit ng kanyang tiyan. Namumutla na ito at basa na rin ng pawis ang kanyang damit. Pinipikit na rin ito ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ito sa ganitong sitwasyon nang bigla na lamang itong hinimatay.
Nataranta naman ako ng mga oras na yun. Dahil sa kaba, ay napatakbo ako sa aming kusina at napakuha ng tubig. Ate! Ate! Paulit-ulit na tawag ko rito, subalit hindi ito sumasagot. Hindi ko na malayan noon na iniinom ko na yung tubig na kinuha ko sa aming kusina, na sana ay para kay ate kapag nagising ito. Kumuha na lamang ako ng tuwalya at dahan-dahan pinunasan ang pawis ng aking ate. Kahit pa nanahimatay ito, ay batid kong nasasaktan pa rin ito dahil sa pagkunot ng kanyang noo. Ilang minuto pa ang dumaan nang unti-unting humupa na ang pag-ingay sa aming paligid. Dahil sa nangyari, ay pumasok ng bahay namin si Kuya. Nang makita nito si ate na walang malay, ay labis itong nag-alala. Tinanong pa ako nito kung ano ang nangyari, kung kaya sinabi ko naman kay Kuya kung ano ang nangyari. Lumipas pa ang ilang minuto at tuluyan na ngang nawala ang mga ingay sa aming paligid. Pinagmasdan na lang namin si Ate Liza habang natutulog ng mahimbing. Hindi na kami natulog pa ng gabing yon at hinintay na lamang namin hanggang sa mag-umaga. Binantayan na lamang namin si Ate at nagmatsyag sa aming paligid. Sa kabutihang palad ay hindi na naulit ang nangyari ng gabing yon hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, nang magising si Ate Liza, ay napatanong na lamang ito kung anong nangyari sa kanya. Hindi na lang namin ikinuwento sa kanya ang nangyari. Sinabi na lamang rito ni Kuya na nakatulog ito habang binabantayan naman namin siya. Naging tikom ang bibig namin sa lahat ng nangyari matapos nitong himatayin. Dahil ayaw na rin naming matakot pa ito o mabahala. Baka makasama pa yun sa kalusugan ng batang nasa sinapupunan nito. Lumipas ang mga araw at hindi na muling nangyari pa sa amin ang nangyari ng gabing yon. Marami rin mga kapitbahay namin noon ang nagbigay ng payo sa aking kuya sa mga dapat naming gawin. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit kahit na alam naman nila na inaaswang na kami ay hindi sila tumulong sa amin. Hindi lang namin alam pero hindi na lang namin pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon. Ngunit dumating ang araw na sobra ang pagsakit ng tiyan ng aking ate Liza. Nagtaka pa kami noon dahil mag-aanim na buwan pa lamang ang tiyan nito. Hindi pa naman ito manganganak. Tumitigas ang parting nasa puso nito. Kinabahan noon ang aking kuya kung kaya dinala kagad nito sa manggagamot ang aking ate. Napailing ang manggagamot at sinabing dalhin sa ospital si ate para raspahin. Ilang araw na kasing patay ang bata sa loob ng tiyan nito. Hindi naniwala ang kuya rito, ngunit dinala na lang namin si ate sa ospital. At tulad ng sinabi ng manggagamot, yun rin ang sinabi ng doktor. Wala nang nagawa si kuya at ate kung hindi ilabas ang patay na bata sa katawan nito upang hindi malason si ate. Masakit man para sa kanila ang nangyari ay wala silang nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ito. Naalala pa noon ni Kuya ang sabi ng matandang manggagamot. Naaswang ang anak niyo sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Marahil ay hindi niyo alam, ngunit ang pagsakit ng kanyang tiyan noon ay hudyat na nakuha na ang bata. Sinabi kasi ni Kuya rito na sumasakit ang tiyan ni ate nang gabing mangyari sa amin ang mga naganap na yon. Wakas.